And good morning mga katribo. Welcome back again sa aking channel. So, time check tayo ay alas 4:25 na ng umaga. So, maaga ako nagpunta dito kay Hipag ko. Kay Ate Wilma. Gadoy. Ayan. So, ito ko lang ipakita sa inyo yung kanyang daily life sa paghahanap buhay, sa anim na anak na mag-isang kumakayod, no? So, bali ito, gising na rin siya. Ayan, si Ate Wilma. Shout out Ate Wilma muna. Ayan, nagbubukas na siya ng kanyang sari-sari store. Ayan, at bago ko simulan ng vlog na ito, shout out muna sa inyong lahat at thank you kay Lord sa maagang blessing. Ayan. Dahil every gising is a blessing. Ayun. So, maya-maya ipakikita ko sa inyo kung paano magsimula yung kanyang umaga. Bali, ngayong oras na ito, siya naghihintay na ng mga darating na ng mangingisda, yung mamamana. Dahil yung mga tinitinda niya, yung mga pinapana sa ilalim ng dagat. Hindi siya yung mga, ang paninda niya, yung mga pangibabaw, pang ilalim, pang batuhan. So, ipakikita ko sa inyo mga... Katribo, ganito nagsisimula ang araw ni Ate Wilma. Ayan. Habang siya naghihintay ng mga mamamana, ay siya nagpapak mo ng mga dinaing. So, Ate Wilma, yan ay yung mga hindi mo naubos o sadyang daingin niya. Talagang pinadaing ko ito. Sadyang dinaing pala yung sariwa mga katribo. Mm-hmm. Kaya fresh na fresh yung bago siya tinuyo. Pag marami, nagabukod na talaga ako ng ito. Mm-hmm. Pero magagandang klase mga katribong daing ito ha. At ito yung mga magagandang isda. Mm-hmm. Napakma niya. Kaya ang matindi dito ha, mga katribo. Kaya nakakapaginanakit yung mga malalaking nagbebenta. Ang kuha nila dito ay 100 pesos per pack. Tapos ibebenta nila sa Maynila ng mga 500. Ay matindi. Ay makamatindi. Ang labanan dito sa Pilipinas. Kaya ika may tripling sipag at syaga. Pag umasa ka dyan sa mga ikot-ikot na yan eh. Ayan, si Ate Wilma. Habang kami naghihintay ng parating na mamamana, ay kami muna nagkakape. Pagkapan, hindi mainip. So yun mga katribo, bale, dahil magandang araw natin, magandang gising natin, papakyawin na natin yung kay Ate Wilmang kinabalot. Hindi ko naalala kanina, huwag na sana ipabalot. Bulto ka ng labanan. Ari maigi ding maipasalubong dyan sa taga Italia. At alam kong ari paborito nyo rin. Sarap na rin sa kapeng. May sinagapos may kapeng mainit-init. Paliguan mo yung kanin ng matamis-tamis na kape eh. Ayan, yan ang gana na rin pagkain. So, ayan. At siguro ilang dalawang linggo pa ako at tayo magkikita-kita na uli. Ayan. Pakiwanin natin ito. Bahala na. Ito mga katribo, ang tuyo kong bili kay Ate Wilma. Ito ay sa syudad hindi mo mabibili ng 1,000 lang. Pero babayaran natin ng 700 dahil siya ay 7 balot. Iba't ibang laki ng balot ha.
Okay. Ayan, di meron na siyang buhay na mano ngayong araw. 1 hour later. So mga katribo, eh, may malaking nangyari. Ako'y umalis sandali. Pagkakaalis ko naman, dumating naman itong mga huli ng mga mamamana. Talagang may dami yata ito. Ting! Sa aking pagkakaalis. Ang dami na rin sa timba, no? Lahat pa na yan? Marami naman sila. Ah. Ito, may pugita, may pusit, panos. Ito, may lobster. Ayan, oh. Ah, laki na rin. Oh, lobster na rin. Ang liit na naman. Ayan, puro panos ito. Ito ay mga isdang bato. Masari-sari siya. Manitis yung mga masasari-saring bato. Kasi siya kayo mga katribo. At ako yung huli ng dating. May pinuntahan na ako sa dali. Eh, yung bali ko eh. Dumating na itong timmatimmang ito. Ito na kita. Pagdating ng mga mamamana, sana'y na-shoutout ko rin. Kaya, sa ibang pagkakataon na natin babalikan yan para mapakita ko sa inyo paano yung i-proseso, paano ilagay dyan sa timba. Bali, nadating ito ng nasa sako pala ang na nandis cooler na lang. Hindi po, isa-isa pa po. Dami naman ito. Kaya lang, ang size niya ay iba't iba mga katribo. Merong maliit kuha na. Eh, no choice naman yung mga mamamana dahil kailangan na rin nilang kumita. Kaya yan ang kinalabasan ng labanan. At mga katribo, si Jessa pala ay katulong pa rin sa pag-prepare nito. Ito yung minsan nag-i-edit sa akin, kaya shoutout kayo dito. At yun mga katribo, yung ating pinakahihintay na ako'y natakasan. So, ipakikita ko na lang ito sa inyo. Siguro sa mga next vlog ko. Babalikan ko siya. Babantayan ko talaga. Pero kagabi, napagod ako eh. Kaya medyo nakatulog ng marami. So, ayan, may lobster. Aba, ayan, may agang-agang pa birthday. Si Manang Wilma. Magkano, Ari? Wala. Ari, mahal. Ayan, so mga katribo, tayo nakadali ng isang mahigit kulang-kulang. Ayan. Sa ayan mga katribo at si Ate Wilma, ating panunuri na pagpiprepare ng kanyang pagtitinda. Ma-inspire naman kayo sa kanyang dedikasyon. Ilalagay ng carrier, tapos lalagay yung dalawang timbang isda. Tapos sa gitna yung tray na yun. Kaya hindi nyo siya nakita kanina, yun ay naligo na. At ako ang na-late. At siya nga pala, shout out kay Kaaba. Ayan, itong kanyang motor na ito ay sa niyang panghanap buhay. Kaya mahalaga ito sa kanya. Buti nga tayo pagawa ng tambutso niyan. Ipakapakpakpak. Tatura na yung at kung hanapin yung kanyang tindahan yung Wilmart, lupit. Tatlong kopi ko ang tinda. Tsaka dalawang ngayon, cup noodles. Ano yung alalagay doon? Tatulong ako. Ano, bigas yan? Ay, di usok kita. Usong ka eh. Dahil ako ka nakamit. Dali ko yan.
out balance na motor na yan. Ito ang kanilang ginagawa, mga katribo. Sila mag-inang magka-sigurado ako silang magkausong dito. Agi. Dahil hindi tayo nang mag-ita. Hindi yan tutumba? Tumba. Siya hawakan ko. Hindi ako matari nila. Ay, ano yung sis ko, anak? Tula, dala mo yung tray. Pati yung tray na yun, nilagay. Kukunin ko. Tumulong na po si Katribo. Kasama rin bowl na rin? Opo. Pwede nga, ito po. Paglabag-bag. Hindi yan tatapon? O dito naka... Hindi po siya maan. Okay lang yan? So yan mga Katribo, ang style niya sa pang-araw-araw niyang gawain. Nay, sa ano? Yun ang kanyang nagiging araw-araw na hanap buhay sa kanyang mga supling dahil si Emil maagang nabalo. Huwag na muna yan, ay timbangan. Sabuhan mo ito kay Kuya Emil na. Oo. Kaya kanya lahat. So yung suporta ng mga anak niya, di tumulong sa pag-prepare niya. Bigat-bigat na gawain din ito. Anong oras may maubos? Ihapon na ito. Dami, dami. Ah, pati yun? Oo. Babalikan mo lang yun? Hindi. O itatricycle? Sa Maranli. Apakuha mo kay Kuya Emil. So yun mga katribo, magsisimula na yung araw niya sa kalsada. Kaya sa isang araw na lang ulit tayo. Juan. Okay? Bye-bye. Ingat. Mga katribo at dala na natin yung regalo ni Ate Wilma. Yun. So thank you so much. Sana eh, lagi siyang ingatin ni Lord sa kanyang pagtitinda. So ayan. At ito pa rin ang update. Ginagawa, wala pang hindi pa tapos. So ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano itong kanyang binigay. Ayan ang akin magbala ay nag-aabang ng nag-aabusan. Ayan, itong aking nakita doon, binigyan ako ni Ate Evil at ating titingnan kung ano ito. Hop. Lobster. Ang dami niya. Lobster maliliit. At saka pugita. Ayan ang ating... Kaya Ate Wilma mo galing yan? Mm-hmm. Ito mga palabas ng lilibi akin. Marami isda doon? Marami. Dalawang timba. Mm-hmm. Isang cooler. Aba. Isang tray. Ayan. Dami ano? Ito nga katribo, ang regalo ni Ate. Medyo maliit lang ha, eh, pero sobrang mahal naman yan. Binigil lang niya ako. Hindi balit, dati namang pinakiyo yung kanyang tuyo. So yan mga katribo, at dyan natatapos ang aking vlog for today. Agang-aga kong lumabas, alas 4 ay nasa labas na ako. Dahil yun daw maagap. Ay daig ang masipag. Kaya yun lang aking panuntunan. Gising ng umaga para maagang blessing. So thank you so much sa inyong mga panonood at sana ay lagi niyong abangan ng mga susunod ko pang video. Bagamat medyo mahirap yung internet dito sa bahay ko, iniipon para kung makapapunta ako doon sa may signal ay ako'y makakapag-upload ng video. So ayun, thank you so much sa inyo lahat. Thank you for watching.